Hi guys, it's me, Ate Jen, and welcome back to my channel. For today's vlog, share ko sa inyo kung paano ako na-monetize sa aking YouTube channel. So, maraming nagtatanong sa inyo kung paano daw ako na-monetize, kung sumasahod na daw ba ako kasi naka 1K subscribers na ako. So, ayun. Before I start, gusto ko lang sana mag-thank you kasi hindi dahil sa inyo, hindi ako mamamonetize, hindi dahil sa panonood nyo sa mga vlogs ko. So, thank you sa mga subscribers ko, sa family, relatives, friends, sa mga bata ko dyan na pumupuna lagi sa mga video ko. Thank you sa panonood. Ano nga ba ang requirements ni YouTube kung mag-uumpisa ka, kung mag-start ka mag-YouTube, anong mga requirements na kailangan ko para makapag-start ka? Siyempre, una, gagawa ka ng YouTube channel. Tapos, kailangan, alam siyang requirements na 4,000 watch hours at saka 1,000 subscribers. Yung 1,000 subscribers, siguro madali lang yun na ma-reach kasi yung iba nakikipag-sub-to-sub, nakikipag-BLS. Kaso, mag-iingat kayo pag makikipag-sub-to-sub kasi minsan nakikita yung YouTube at nagiging spam lang yung mga subscribers niyo. Ayun. Para sa akin, mahirap ay ang watch hours kasi kahit ganun karami yung views ng mga videos mo, kahit 100,000 pa yan. Kasi kung mahaba yung minutes na in-upload mo, wala rin yan, hindi rin yan makakadagdag ng watch hours mo ng sobra-sobra. Ayun. Sasagutin ko na rin kung yung mga tanong nila na sumasahod na daw ba ako. Hindi pa po ako sumasahod kasi kapag na-monetize ka na, meron mag-a-apply ka rin kay Google AdSense. Si Google AdSense ay may requirements din tulad ni YouTube. Si Google AdSense, need mo pang maka-$10 para papadalhan ka nila ng Google PIN. Google PIN na yon ang gagamitin mo para makasahod ka. Pero, bago ka makasahod, kailangan mo pang mag-ipon ng $100 para makasahod. Sa mga nagtatanong rin na ang dami ko na daw subscribers, ayun, kasi nakuha ko yung subscribers ko. Dumami kasi yung subscribers ko dati. Diba, na-reuse content ako. Hindi ako na-monetize nung unang apply ko sa YouTube. Ayun. Nag-upload kasi ako dati ng mga video na galing sa Facebook. Tapos, yung mga panahon na yun, sinesearch ng tao yung mga video na yun. Ang about, tulad na lang nung about kay Yeng Constantino na yung na-aksidente yung asawa niya. Ayun. Doon sa video na yun, doon feeling ko, doon dumami yung subscribers at saka watch hours ko. Saka yung nag-trending dati na mga panakot sa mga bata, ayun. Kinuha ko rin yung video na yun doon sa Facebook. Tsaka yung kay Yeng Constantino. Pili ko yung dalawang video na yun ang nagpaangat ng subscribers ko at saka watchers ko nung unang apply ko. Pero sa kasamang palad, nung unang apply ko nga, hindi ako na-accept ni YouTube. Nung December 2019, hindi ako na-accept. Bali kasi nag-start ako mag-vlog noong May 2019. Nag-start ako mag-upload ng mga videos noong 2019 ng May. Ayun, after 7 months, na-reach ko na yung requirements ni YouTube na 4K watch hours at saka 1,000 subscribers. Pagka December, nag-apply na ako. After 4 days ng pag-apply ko, nag-email na si YouTube na hindi nga daw ako na-approve for monetization kasi reuse content, tsaka meron akong warning sa strikes, tas may mga copyright claim din ako. Tsaka hindi rin ako masyado naglinis kasi ng channel ko ng mga panahon na yun. Ang alam ko lang kasi pag nag-apply ka, mamamonetize naman ka agad. Pero yung may mga ano pala na hindi na mamonetize. So ayun, after nung December 2020 na yun na na-reuse ako,
pwede ka naman mag-reapply after 1 month. So, pwede na ako mag-reapply noon ng January 2020. Kaso, nag-delete ako ng... Dinelete ko yung mga video ni Yeng Constantino tsaka yung panakot sa batang mahilig mag-cellphone na kinuha ko na rin sa Facebook. Ayun, hindi ko rin alam na yung kapag nag-erase ka pala ng video, eh kasama na rin mawawala yung mga watch hours mo. So ayun, ang natira na lang sa watch hours ko siguro ng mga nasa 2K. Eh January 2020 na, pwede na ako mag-reapply. Ewan ko ba, bakit tinamad ako ng mga panahon na yun? Kaya halos 1 year na tenga yung channel ko na hindi ako nag-upload ng video, hindi ako nag-LS. Ayun. Hanggang sa December netong 2020, may nakilala akong vlogger na suki ko siya, nagbablog din siya na ayun, siguro yun na rin yung way ni Lord para sabihin na, uy, pwede kang maging vlogger, ganun. Kaya, nag-start ulit ako mag-upload ng videos, mag-LS, ayun. Ngayong April 2021, na-reach ko yung 4K watch hours. Kahit tumigil ka naman pala kasi mag-upload ng video, hindi nawawala yung subscribers mo. Yung watch hours mo lang ang unti-unting bumababa kapag hindi na-active yung channel mo. So, ayun, April 13, 2021, na-reach ko yung 4K watch hours. Tapos, April 15, ayun, nag-email na si YouTube na monetize na nga yung channel ko. At nawa ko, bago ako mag-reapply kay YouTube. Una, in-erase ko yung mga video na, yung mga dati kong video, nung unang nag-apply ako na, alam kong hindi naman sa akin, kasi may natira pang hindi ako in-erase dun eh. In-erase ko na yung mga video ko na yung mga picture ay kinuha ko sa Google, tapos yung mga video na kinuha ko sa Facebook. So, ayun, in-erase ko. Pangalawa, yung mga comments na dati kasi nakikipag-sub-to-sub at BLS din ako. Hindi naman natin, ganun talaga kapag nag-uumpisa ka pa lang sa YouTube, kailangan mong gawin yon kasi wala ka pang mga subscribers, wala ka pang viewers. Kaya, ayun, nakipag-sub-to-sub din ako. Siguro mga 200 ng subscribers ko galing sa sub-to-sub. Ayun. Pangatlo, yung description ng video mo, kailangan lalagyan mo daw ng laman yun. Sinabi lang din sa akin yun ng mga YouTuber na nakakausap ko. Ayun. Pang-apat, yung thumbnail, yung dating video mo, pinalitan ko kasi yung mga thumbnail ng dati kong video eh. Yung unang-una kong pag-apply sa YouTube. Pinalitan ko lahat ng thumbnail. Tsaka lahat ng title ng una kong video na in-upload, pinalitan ko yun lahat. Ayun. Tsaka, pang-lima, yung account mo na ginagamit ngayon, kailangan na sa isang cellphone, sa isang device lang siya nakalag-in. Kung nakalagin man siya sa ibang device, ilog out mo na lang kasi ganun ang ginawa ko, nilog out ko sa lahat. Kasi sa akin, tatlong cellphone, tapos isang PC, dun, isang laptop, doon nakalagin yung account ko. Kaya nilog out ko yun lahat. Tapos, saan ako nag-reapply. And sa awa ng Diyos, na-approve naman ako ngayon. And kailangan ko na lang ngayon ay yung mabuo yung requirements ni Google AdSense na $10 para magkaroon na ako ng Google TV. For watching guys, sana ay nakatulong ako sa inyo para ma-approve din yung channel ni next time yung mag-apply ko. So yung ganun lang gawin nyo, try lang din kung para sa atin, para sa atin. Content na maganda. Kahit walang nanonood, basta upload lang ng upload.